Magandang gabi sa inyo po, sa inyong lahat. Papakita ko po kung paano tayo magbabuy and sell ng cryptocurrency sa Binance.com. Karamihan kasi ang maraming tao na nagsasabi na nababankrupt daw sila sa pagbabuy and sell. Pero hindi nila alam ang tunay na paggamit ng buy and sell dito sa Binance. May ilang mga tao na nagsasabi na kagaya ng mga nagchat sa akin na sinabi nila bumili ako ng Bitcoin noong 700,000. Bakit ngayon bumaba na yung pera ko, naging 180 na lang. 700k ang pangbili ko ng Bitcoin, tapos bumaba ng 180, para akong nalugi. Yun lahat ang sinasabi ng mga bumili. Mistake kasi ang ginawa nila. Dapat kung bibili sila ng Bitcoin, noong 10,000 pa ang Bitcoin. Nung pinagsasabihan ko sila na bili na kayo noong 2015, bili na kayo ng Bitcoin habang 10,000 pa. Naglalaro lang siya ng 12,000 to 15, tapos bababa na naman sa 10,000 noong 2015 ang naabutan ko na price. Tapos ayaw nila. Noong December 2017, noong 18, naging 1 million ang Bitcoin. At doon nila nalaman na biglang umakyat ang price ng Bitcoin. Doon na sila bumili. Mistake. Kapag bibili ka ng cryptocurrency, dapat hindi dito. Ito. Hindi ganyan ang pagbili ng cryptocurrency. Dapat kung bibili ka ng cryptocurrency, hintayin mong bababa yan. Ganyan hanggang sa umabot dito. At doon ka bibili. Kapag bumili ka na dito sa 1606, ibibinta mo agad dito sa 1832. Ganun lang po. At ito ang aking ipapakita sa inyo para makita nyo kung paano kayo manalo sa pag-buy and sell ng cryptocurrency at hindi ka dito malulugi. Papakita ko lang yung kanina na itinid ko lang kanina. At ngayon, nakita ko yung binenta ko kanina. Titignan natin sa trade history dito sa orders. Click mo yan, tapos open link in new tab. Tapos tignan natin yung transaction ko kung paano ako nakabinta at nakabili. Kanina lang, ito yung oras na kung paano ako nakabinta. Bininta ko ito, yung GNT na binili ko noon ng worth 1683 ko binili yan. Yan, 1,200 ang nabili ko. Yan. Tapos ngayon, naibinta ko naman kanina lang ito ng 1832. Binili ko ng nung araw na ito, yung araw na binili ko, 1683, bininta ko na ng 1832. O di, panalo na na ako. Tapos kanina lang nag-sell agad ako. Ito yung sinel ko. Ay, nag-buy ako pala. Kasi nag-sell ako noong kanina lang. Tapos ngayon lang, nag-buy uli ako. Ito yung value ng binili ko, 1740. At ilang pieces ang nabili ko, 1,092 ang nabili ko. Pero titignan ninyo, ito. Yan. Nandito na siya sa balance ko. Ito na, oh.
Kaya ngayon, isi-sell ko na siya. Kasi binili ko siya ng 1740. Yan. Kung paano kayo bibili, dapat ganyan. 1740. Mababang presyo. Tignan nyo ito. O, dito ako nakabili agad. 1740. Tapos ngayon, nandito na siya sa balance. Ang gagawin ko na naman, tignan nyo mabuti yung mga presyo nito, iba't iba. Tsaka yung buy nito, green. Yung pink na to, na parang red. Ito yung sell. Kung isi-sell ko to, maipitila siya dito. Dito siya mailalagay kung isi-sell ko ito. Bago nyo tignan, bago nyo isell, baguhin nyo muna yung presyo nito. Baka minsan nakaganyan eh. Minsan nakaganyan. Kaya wag nyo agad i-kiklit ng 100%. Dapat baguhin nyo yung presyo nyo. Dito nyo ilalagay yung price nyo. Kaya ako, ibibinta ko na ng 1833. Yan. Ganyan ako mag-trade. Tapos 100%. Tapos dito ko na, i-click-click ko na ito, sell. Yan. Yun na yun. Ganun lang. At tignan mo uli bukas kung makakabinta ka bukas. Check mo agad yung account mo bukas. Kasi pang bukas na ito eh. Kaya yun lang kung paano mag buy and sell. Makita nyo naman sa history. Ito yung unang pagbili ko lang. 1683. Tapos naibinta ko lang kanina ng 1832. Yan. Tapos nakabili ka ako uli ng 1740. Kaya ngayon, ibibinta ko uli ng 1833. Yan. Ito na po siya. Nakasalang na siya. Pwede kong i-cancel kung gustuhin ko. Pwede kong i-cancel at baguhin ko yung presyo. Pero hindi na kasi bukas ko na naman titignan kapag napili na ito. Ganun lang. Kasimple mag-buy and sell. Salamat sa pakikinig at panonood sa buy and sell na ito. Thank you.